Dagdag insentibo sa kumpanya na tatanggap sa senior citizens? Ating alamin. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga videos. Hinikayat ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang mga pribadong sektor na palawakin ang oportunidad ng trabaho para sa mga senior citizens na nais pang maghanap buhay para matugunan ang pinansyal na mga pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Ayon kay Duterte, may kakayahan pa rin ang mga senior citizen na makapag-ambag sa pagsulong ng ekonomiya ng bansa. House Bill 2384 na inihain ni Duterte, itataas ang insentibo sa buwis ng mga pribadong kumpanya na tatanggap ng mga senior citizens na produktibo at nais pang magtrabaho. Sa ilalim ng Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act, itinatakda dito ang 15% na kakaltasin sa mga firms na mag-hire ng mga senior citizens. Samantalang, sa panukala ni Duterte, itataas ito sa 25%. Aniya, age has been a constant barrier to opening employment opportunities for many of our physically and mentally able senior citizens who want to continue working to help augment the major pension and retirement savings they have. Base sa data ng Philippine Statistics Authority or PSA, 8.5% ng populasyon o nasa 9.22 milyong katao ay nasa edad 60 anyos. Hanggang nitong 2020, mas mataas ito ng 7.5% o 7.53 milyong senior citizens noong 2015. Sa pagtataya ng Commission on Population and Development or PAPCOM, 14% ng kabuuang populasyon ay 60 years old na sa 2035, kung saan hinikayat ang pamahalaan na simulan ng isaayos ang proteksyon ng lipunan at kaayusan ng kalusugan ng mga nakakatandang Pilipino. Hanggang dito na lamang po. Please subscribe sa aking YouTube channel at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga videos.